Ang bingi ay ang salita ng Diyos. Ang
masyarika upang hindi sila manali at maligtas. Ang mga naglaglag sa kabatura ay ang mga nakikinig na masyarika at tumanggap ito ng may galang. Ngunit hindi tumiko sa kanilang puso. Naniwala silang magsagali, subalit sa panahon ng pagsubok ay iniwala nila. Ang nanasik naman sa dawa ay ang nakikinig. Ngunit ang malawa niya ay ang mga halalaan sa buhay at ang pagkakumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya hindi naniwala sa kanilang mga buhay. Ang mga nasik naman sa magandang lupay, ang mga nakikinig ng salita, ininata nila ito sa kanilang puso tapat at mabilis at sila'y nagtatiba hanggang sa mapunta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi na po bago sa ating pandinig ang kalinhaga na mga asa o tutawagin po ng ibang kalinhaga ng mabuting mali, ng mabuting lupa at kalinhaga ng Diyos na maging mabuting lupa at ano yung maging mabuting lupa yung nakikinig ng salita ng Diyos ang inaalagaan ng salita ng Diyos at ang namumuna sa salita ng Diyos. So, tatlo mahalang ng bagay. Kinakailangan po ay may bahay. Kinakailangan din ang pakinggan. Well, sabi mo nga, hindi ako nagpapahay ng salita ng Diyos. Hindi ko sa akin pero kung ako'y pakinggan, nasa inyo, nasa bawa, pag-ilos, makibaw natin naman na walang problema doon sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos yun. Sigurado itong bibigay ng epekto sa bawat isa sa atin. Pero nasa pagkata, wala ito kasing lakas yung epekto ng salita ng Diyos. Pero nakapakas ito sa pagkata. Pati hindi na lang kaya ng Diyos na mapilitan ang tao na makinig sa salita ng Diyos. Kasi po, napakahalaga sa bahagi ng ating pagkilos at maging sa pagkilos ng Diyos, yung mali, yung kalayaan na pumili. Yung kalayaan na pumili natin, makinig ka o hindi ka makinig. Baka na lang hindi gawin katulad na iba ang ginagawa kay brainwashing. Hindi kasi gusto niya siyang kalang sa puso. Hindi very superficial. Hindi very pinipili. Yung itaapat na maliwanag na kung sa ating dinalaga. Kaya po, na binibigyan ng pagpapalag ngayon yung kalayaan ng pagpili. Freedom of the will. So, kahit, pero yung kalayaan
Pag-uusap sa atin,
Pangatlo, kinakailangan magpantong sa luma. Kinakailangan may luma. May lupas. May lusuta. Kasi hindi mo pwede pinaghirapan mo. Tapos wala mo na ang mga nakitang lusuta. Tawagin natin ay kaya na hindi kahapon. Hindi, dapat may lusuta. Daan ng kalili o kalaki, dapat may lusuta. Kinakailangan may bunga. Kinakailangan may bunga. At maliwanag na ako sa akin, ito yung pagkailangan ng pinamahay ng pagkailangan. Kaya ako sa akin, mawag na tingkatungko, tingkaan ako at tingsyam ako. Hindi na ako sinamahay sa banan ng Panginoon. Pero alam ko na hihirin ko yung pinapamahay. Hindi mo kinakailangan siyam ako yung bumang. Sinipende niyo sa uli ng pag-ilos at ang sitwasyon at ang ginagamalagay may buka. May buka. At ito po yung bahagi ng pag-ilos kasi hindi lang naroon na resort o related lang. Pero kinakailangan may buka. Napakalagal na yung proseso. Pero na kinakailangan ng magbalot ng buha. At yung kailangan natin sa mga program kasi hindi pinag-usapan natin yung pag-aaral ng Diyos. Dahil po magiging ito sa pag-aaral ng pag-ilos at kailangan po sa ating mga pag-ilos sa ating parokya ay sana po ay magkaroon din ng bunga. Yung magkaroon ng bunga. Kasi, alam nyo, ako bilang kurang-kurang diyan sa ito na, okay pa ba ito? Dapat kayo tayo ng mga program during the time. Pero after the time, wala na yung program. Ay, kulang. Kulang ba? Kasi, kung ito yung programa, kasi pag hindi lang nangyari, hindi yung programa yun. Programa ko lang yun. Bakit? Pumili lang sa pamangko. Okay, ito. Pero ito yung medyo mahirap na makita na magkatumbayan ng programa na tumutuloy sa pagkilos ng ating pananampalataya. Ano ito rin po yun? Ito rin po yung isang malaking hamon sa atin. Kasi tayo, hindi ang pananampalataya ko siya ng buhay ko. Okay na sa atin ang magsipa pa para ng buhay ko. Walang problema yun. Pero nasa na ang buhay. Father, nagbabago yung buhay ko personally. Yes, maganda. But as a parish, bilang isang buhay, isang parokya. Ang bunga natin. Kinakailangan yung bunga yung pag-ilos natin bilang mga parokya, bilang isang parokya. Basta may ito yung bunga. Kaya po, nag-aaring ako ng mga ilang mga bunga. Dalawa, ay muling na para rin, makita natin yung bunga. At isa yung patuloy na ang panalangin simula sa mga miyembro ng organisasyong pagsimba. Na rin, tayo ay pangalaga para sa mga misi. At ipanalangin natin ang mga misi. So sana po ay pagkamatakalain ng mga misi nyo ay
Kasi gusto kong masakay natin na makamagayo na ito yung gusto natin makita. Hindi lang tayo nagagawa ng mayroong masaya. Nandun tayo kasi hindi nakikita natin na maging bahagi ng ating Panginoon. Bilang mga manampalataya ng Kristiyano ko. At ito yung anak ng bilhin ng tinimanan. Nasa bilang isang parokya. Ito yung isang talaga natin bilang parokya. Siguro, makikita ko yung mga alam na mayroon kayong pagkilo sa bunga ng sila po na letter sa Corinthians na MPG. Pero bilang isang parokya. Ngayon, bilang the Paris. Pero bilang sa Corinthians, bilang the Paris. Nakita ko na hindi lang sa inyong pag-aaral at pag-iyos, sa inyong sarili, sa inyong pamilya. Pero sa pamita pa rin ito, sa ating bilang isang parokya. Pastoral. Pastoral. Hindi po parokya ng simbahan. Hindi sa mga tinabago sa ating simbahan, physically, sa building. Hindi. Pastoral. Ano? Nakakita ko na naman kung sa ngayon yung na ay matutunan na. Pero, makinig sa salita ng Diyos, alagaan ang salita ng Diyos, mamura ang salita.
Tanggapin po ang mga alayan ng bayan sa ipagalaw ng daming gumugunta sa gitnat ng anak sa kalakihan ng kanyang pag-ibig. Ay mabatap ng halimbawa ni Pag-Misan Tiyo at ang mga banal sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo at kapasalanan. Amen. Sa pagpapalala sa ito, kaya dati mo pinag-alawasin sa mga pagkakaroon ng mga kaalit ng mga asahan at dapat tulad niyo sa pagkakaroon ng pangang magtunan ang pagkakilang mana na sa iyong pag-ibig kami magpatulad. Ang mga mana ang talagang pagkakulong sa lahat sa pagbibigay ng bawat pananang lumas. Kaya kalasahan ang mga anghel na nasisiyawin ang pagpuli sa iyo na walang kumpay sa kalahatan. Kami nagtutuloy sa loob. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nakapulong ang lahi at lupa na kalabian mo. O sana sa kaitaasan, pwede naman magkatapos ang pagkakang nawagod ng kalis, tuloy ka ng pinasalamatan. Pinagod ng kalis na nakalagad na sinabi, pagkabing ng lahat ng pagkakang ito ang kalis na ang tubo ng bago at wala ng pagkipa. Ang aking tubo ay bubuhos para sa mga parasyahan. Sila pagpapatawad ng mga kasya. Gawin ito sa pag-alakala. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa bawat Kristo
Ama, hinabot mo ang isang pangalaga ko sa community ko sa sinigang sa pag-ibig. Kaya sa aming Francis, may pinag-upura. At ang talaga pa rin, alalaan mo rin ang mga kamalit namin na reply. Nung may pag-asa na sila mo rin magubuhay, dahil din ang lahat ng mga sa pangalaga. Kawa na siya at patuloyin sa iyong kagalaga na kawa ka ng mga pangalaga ng lahat. Ang mga salo sa iyong buhay mo ang lumakas sa isa na maaang na pwede mahilin at Diyos. Isa na siya na kanyang esposo. Mga apostol, sa Pio, sa Martin na lahat ng paano ng buhay ng sa Diyos ng pagkakulit sa maipagdiw ang mga alam ng pagkakulit sa kalagalan. Sa mga pagkita ng mga anak ng aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng pagkakulit sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, thank you.
Amen. Tumuhod po tayo para sa kanalang ilalang sa parusan ng kamakay. Ama, pinagpupulat at nagpagbigay ng buhay at nagkasunan ng aming mga puso at panginain sa inyo. Tulungan niyo kami upang mabuhay ng sinlingkunan at tulungan ng pagkakamala sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ating itutugon, Panginoon, ilumin niyo ang darangal na aming kalooban. Para sa mga kararanasan, sakit at pagkakas dahil sa karahasan at krimen. Para sa mga nagsasagawa ng mapigil na karanasan, ang kapanit at pangtugali sa galit at buo ang kanilang karanasan. Para sa basag-basag namin sa katawang na ginagawa sa kanangayang magkaganti. Para sa aming sugat ang lipunan ay hindi gawin ng misyong dapat tumitin ang buhay upang ipagpanggol ito. Para sa aming bansa na tutulong tumangayon sa marakas ng pag-iganti. Para magkaroon ng panindigang pinalala at itaguyo ng matalang ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang kawataan, kawalan ng karunan at kagulangan ng edukasyon at hanap buhay. Amen. O Maria, ang buhay, ilalim ng sambayan ng Pilipino mula sa
Yeah.